Dakilang Diyos at aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Tulad ng aming inawit, ito'y napakaganda. Dahil kayo po, Panginoon Jesus, ang tanging huwaran sa tunay na pagsunod. Upang maganap nyo ang pinagagawa sa inyo ng Amang makapangyarihan sa lahat. Pinupuri namin kayo, O Diyos, at buong pusong pinasasalamatan sa kamangamang bagay na patuloy niyong ginagawa sa aming mga buhay, sa mga nakaraan, sa ngayon at sa darating pang panahon. Dahil kayo yung Diyos na tapat, na tumawag at umibig sa bawat isa sa amin. Pinupuri namin kayo, O Diyos, at buong pusong pinasasalamatan dahil kulang ang salita upang kayo'y pasalamatan namin sa inyong kabutihan at kamangamang bagay ng inyong ginawa, ang kaligtasan at kapatawaran ng aming mga kasalanan at ang pribilehiyo na patuloy namin kayo mapaglingkuran. Salamat sa pagkakataon na ito, Panginoon, na patuloy namin kayong pinupuri, dinarakila, itinataas at patuloy na napaparangalan sa pamamagitan at patubay ng iyong banal at makapangyarihang Espiritu sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesu Kristo. Salamat sa buhay ng bawat isa na inyong dinako sa lugar na ito, na inuna ang iyong gawain, Panginoon, upang makadaupang palad namin sa samasamang pagpupuri at pagsamba, lalong-lalo na sa pakikinig ng iyong buhay, banal at makapangyarihang salita. Salamat sa kanila, mga buhay. Hayaan niyo, Diyos, sa bawat salita na nagmumula sa inyo. Ang siya lamang ho ang aking masambit, Panginoon. Pagpalaan niyo ang buhay ng bawat isa. Nawa, O Diyos, gawin niyong isang matabang sisidlan at paglalagyan ang aming mga puso ng iyong salita. Kinikilala namin, Panginoon, na hindi paganap ang tunay na pagsunod namin sa inyo. But by the guidance and the power of your Holy Spirit, magagawa namin ho yun to fulfill your divine purpose sa aming mga buhay. Pagpalaan niyo ang buhay ng bawat isa, pagpalaan niyo rin ang iyong salita, at patuloy namin ina-acknowledge ang presensya at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay, maging sa aming kalagitnaan. Dahil po ang banal na Espiritu ang siyang tagapagturo ng iyong salita, dahil ang iyong salita ay katotohanan, Panginoon, at siyang magpapalaya sa buhay ng bawat isa. Salamat aming Ama. Always cover us, Lord, ng banal at makapangyarihan dugo ng aming Panginoon Jesucristo at anumang tangka at gawa ng kaaway sa lugar na ito, Espiritu ng kabigatan sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus, ito'y sinasansala namin in Jesus' mighty and conquering name. Dahil nasusulat lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod at sasamba sa inyo, at lahat ng dila ay magsasabing kay lamang Panginoon Jesus ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Take your place, Lord, at sa inyong banal at makapangyarihang kamay ko, Diyos, ipinagkakatiwala ang iyong salita sa oras na ito. Patuloy kay mataas, maluwalhati at maparangalan. Tanggapin niyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. God bless po. Makakaupo na po ang bawat isa. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Kumusta na po ang bawat isa? Bagamat mainit ho ngayon, tapos walang supply ng kuryente, ang Kanoreco, bagamat may generator po tayo, pero hindi pa rin sapat yung para mapandar ho yung aircon. Pero ang napakahalaga ho, yung makapakinig tayo ng salita ng Panginoon, nandito tayo para sa samasamang pagpupuri natin sa ating Panginoon. Amen po? Hallelujah. At nais kong ibahagi sa umaga ho na ito ay pinamagatan ko lang hong fulfilling God's purpose through obedience. Sabay-sabay nga at nating ulitin po, fulfilling God's purpose through obedience. Mahirap pong ma-fulfill natin yung layunin ng Diyos sa ating mga buhay
Kung isasantabi natin ho, hindi lamang yung salitang obedience, yung talagang tunay na pagsunod natin sa ating Panginoon. Hindi ho tayo basta nilikha ng ating Panginoon, gayon na lamang napunta sa mundong ito, ng buhay. Hindi lamang ho, ibig sabihin, nandito tayo ngayon sa mundong ito, na nilikha ng Diyos, dahil may dakilang plano at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin po. Amen po? Kaya fulfilling God's purpose through obedience. And dito po kinuha yon Philippians chapter 2 verse 6 to 11. Nais kong basahin lang po sa maganda ang balita Biblia. Kasi siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Salip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karinawang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay luluhod at sasamba sa Kanya, at maniniklod at sasamba sa Kanya, at ipapayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. In Hebrews chapter 5 verse 8 to 9, sabi po dito, bagamat siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kulo ng pagsunod ay sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggan, tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang Diyos nawa ang patuloy na magpapala sa pagkakabasa ng Kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. Dito po sa ating binasa, lalo na sa Book of Hebrews chapter 9, nung maganap na daw po yun, sabi ho doon, siya ay naging daan ho para sa kaligtasan ng lahat. Sabi ho doon, at nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. And in Philippians chapter 2, kung pag-aaralan natin, bubulay-bulayin po yun, napakalalim po yun. Amen po? Kaya yung pagsunod po, ito ay sa ating lahat, hindi lang sa akin, hindi ito isang salita lamang, hindi ito isang ordinaryo na salita. Dahil napakahalaga, dinagdagan pa nga yung word na absolute. Amen? Ganap na pagsunod. Walang labis, walang kulang. At ipinakita po ng ating Panginoon Jesus yun sa buhay, sa pamamagitan niya. Na bagamat siya ay Diyos, sabi niya, hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Hinubad niya pansamantala yung katangian niya bilang Diyos. Dahil may mandato ang God the Father sa Kanya. Na pumunta doon dito ang Panginoon Jesucristo sa isang dakilang layunin is to redeem us, is to save us. Amen po? Dahil sabi ho ng Bible, lahat ng tao ay nagkasala, walang matuwid ni isa sa harapan ng Diyos. Dahil lahat ng tao po, sa lahat ng tao na nilikha ng Diyos ay candidate na sa eternal damnation after na mag-disobey ni Adam at ni Eve. Pero sa kabila nun, sa dakilang pag-ibig ng Diyos, sa sangkatauhan, ipinadala niya ang kaisa-isa at bugtong niyang anak, walang iba ang ating Panginoon Jesucristo. Ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. At sa pagsunod ng ating Panginoon Jesucristo doon, hindi napakadali. Amen po? Ay sabi ng Hebrews chapter 5 verse 8, bagamat siya ay anak ng Diyos, natutunan niya na ang tunay na pagsunod ay sa pamamagitan ng pagtitiis. Tulad ng prayer ho ng ating worship kapatid kanina ni Sister Joanna, yung word na pag-uusig at naranasan ng Panginoon ho yun. Ang may pag-aralan po natin at napakahalaga, anong bang mga hindrance, ano ba nga yung mga dahilan para hindi tayo makasunod? Amen po? Sa aking panimula po, ayon sa Bible Dictionary, the general concept of obedience, both in Old Testament, New Old and New Testament, relates to attentive hearing or hearkening. Talagang nakapokus po tayo kung ano yung sinabi at narinig natin, dun lang ho tayo.
relates to attentive or hearing or hearkening to a higher authority. One of the Greek terms of obedience conveys the idea of positioning oneself under someone by submitting to their authority and command. Ulitin ko po. One of the Greek terms for obedience conveys the idea of positioning oneself under someone by submitting to their authority and command. Tulad po ng isang servant, ng isang alipin, mayroon siyang Panginoon. At kung anong utos ng Panginoon, yun lang ang tangi niyang gagawin at susundin. Walang labis at walang kulang. Ang tanging naisin lang din ng isang servant, hindi lang niya masunod kung anong pinag-uutos sa kanya ng kanyang Panginoon, kundi mabigyan niya ng karangalan at kapurihan ang kanyang Panginoon ayon sa kanyang pagsunod sa pinag-uutos sa kanya ng Panginoon. Amen po? Kaya sa pamamagitan ho ng obedience is an act of submitting to the will of God to fulfill His divine purpose. Sa pamamagitan ng pagsunod natin ho sa ating Panginoon Jesucristo, mangyayari at magaganap ho yung magandang plano at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa obedience ho, kailangan ho dagi yung word na submission. Ito yung pinakaki para sa obedience. Kapag wala yung submission natin sa Panginoon, it is impossible to obey God. Amen po? Pwede mahadlangan yung ating yung pagsunod natin sa ating Panginoon once na pinahalagahan natin yung pansarili nating kagustuhan salip nating gawin yung pinakananais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Obedience is an act of submitting to the will of God, to the will of God to fulfill His divine purpose. Obedience matters to God because it is the imperative duty of every Christian. Yung word na imperative duty ng bawat isa na mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo. Mayroon po tayong tungkulin. Hindi ito isang optional, yung word na obedience. Amen po? Tulad nung sinabi sa Acts chapter 5 verse 29, nung hinahadlangan si Peter at sila John upang ibahagi nila ang salita ng Diyos at ipakilala ang Panginoon Jesucristo, hinahadlangan sila. Kaya ang sagot nila, nandoon yung courage sa kanila at yung walang pag-atubili na sinabi nila, ang Diyos ang susundin namin, hindi ang tao. Bagamat inuutusan sila na huwag nilang ibahagi ang patungkol sa Panginoon Kristo, pero hindi yun ho nalimitahan at hindi nahadlangan yun dahil nandun yung tunay na pagsunod nila sa Panginoon. Kaya nga ito imperative duty ng isang mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. Amen po? Obedience is a long-term commitment. Hindi tayo susunod pansamantala lamang, ngayon, bukas, hindi na. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, mga kapatid. In Matthew chapter 7, verse 21 to 23, at sabi ng Panginoon Jesus, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Bagkos yun lamang sumusunod sa kaluban ng aking Ama. Sabi ng New Living Translation, sabi daw, the decisive issue is whether they obey my Father in heaven. Yun po yung decisive issue po. Napakahalaga ho nung, kaya sabi ho nung, at verse 22, sabi ho doon, Panginoon, nangaral po kami, nagpalayas kami ng masamang espiritu ng demonyo sa pangalan ko, sa pangalan nyo, sabi ng Panginoon, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo, kayong lahat na mapagawa ng masama. Ibig sabihin, sumunod sila, pero dumating sa time, lumis sila ng landas. Kaya sabi ng New Living Translation, the decisive issue is whether they obey my Father in heaven. Amen po. Kaya sa bawat isa sa atin, napakahalaga yung tunay na pagsunod at ganap na pagsunod. Ano man sitwasyon na ating nararanasan sa ating mga buhay o na-encounter man, mga pagsubok,
Hindi ito maging dahilan para kahuminto o huminto tayo. At hindi rin ito maging dahilan upang bumalik tayo sa nakaraan, pinanggalingan natin. Kundi ito yung magiging stepping stone natin sa pagpapatuloy sa pagsamba at paglingkod natin sa ating Panginoon. Amen po! At binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo sa tunay na pagsunod. And sabi ho doon, by Hebrews 5:8, sabi doon, bagamat siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ng tunay na pagsunod ay sa pamamagitan ng pagtitiis. Kaya sabi na Matthew chapter 8, verse 22, sabi ng Panginoon Jesucristo, napaalam ho yung isang lalaki na ipalalibing ko muna ang aking ama, saka ako susunod sa iyo. Sabi nung lalaki ho, sabi nung Panginoon, hayaan mo na. Ipabaya mo na yung sa mga patay. Ibig sabihin, yung pagsunod natin ho, dire-diretso po. And unconditional. Amen po? Kasi minsan ang tao ho, may mga alibay. Di po ba? Panginoon, susunod po ako, pero dapat ganito. Nakikipag-bargain siya. Di po ba? Minsan nakakarinig po tayo sa abang mga kapatiran natin. Ano po? Kasi alam po. Ayun po. Tatlo pong nais kong ibahagi sa inyo. Warning against disobedience to God and consequences. Then, yung biblical principles, examples ng mga nakasunod sa Panginoon, sa kabila ng hirap nila, then punta tayo sa application. Next, kung bigyan muna yung warning against disobedience to God and consequences. Kasi para mabigyan natin ng diin yung word, at hindi lang yung word, kundi talaga makasunod po tayo. Hindi natin ito parang mag-easygoing lamang po tayo. Amen po? Warnings against disobedience to God and consequences. In 1 Samuel, chapter 12, verse 15, sabi ho ni Prophet Samuel, but if you do not obey the Lord, and if you have revealed against His commands, His hand will be against you, as it was against your fathers. Yun po yung magiging consequence. May paalala siya. But if you do not obey the Lord, and if you reveal against His commands, ito po yung pwedeng maging consequence. His hand will be against you, as it was against your fathers. Second, in Jeremiah chapter 12, verse 17, ang Diyos na po nagsasabi, but any nation who refuses to obey me will be affronted and destroyed. I, the Lord, have spoken. Isang halimbawa po nun, Adam and Eve eating the forbidden fruit. In Genesis chapter 3, verse 3, sabi ho doon, God has said, do not eat from it or touch it or you will die. Kapag kinain nila yung bunga na yon o hinipo man ang puno na yon, sila ay mamamatay. Mayroong paalala, may reminder ang Diyos sa kanila. Amen po. Pero sa kabila ho noon, pag sinabing do not, yung word na do not, it is a command not to do something. Ito'y pinag-uutos. Kaya nga, do not, huwag. Kaya sa ibang translation po, sabi niyo, Living Version, pero sa ibang translation, you shall not eat. It is a command din po yun. Amen po? Whether not susunod tayo o hindi. It depends sa bawat isa sa atin. Pero anong nangyari? Binaliwala ho ni Eva una dahil natukso siya, ganun din si Adan. Anong parusa at consequence na naranasan nila? Pinalis sila ng Diyos sa Jardin ng Eden. Mapayapa sila nung time na hindi sila nagkakasala pa at hindi pa sila nagdi-disobey. Nandun ang kapayapa, nandun yung kagalakan sa kanilang puso. Ngunit dumating sa point, una, nakaranas sila ng pagkatakot. Amen po? Kaya sabi ho sa babae, kapag ikaw ay nagdalang tao, ikaw ay mahihirapan, at ikaw lalaki, magbubungal ka ng lupa upang kayo may makain. Yun ang ibinunga po mga kapatid. Kaya ang bawat isa po sa atin ay mayroong minanang kasalanan dahil sa pagsuway ni Adan at ni Eva. Kaya maliwanag, may warning po ang Panginoon, warning against sa pag-disobey sa ating Panginoon. At mismo na po ang Diyos ang nagsabi noon. Second, Kay Solomon, next slide. Kay Solomon po, in building places for idolatrous
idolatrous worship. Dahil noong time muna yon, si Solomon ay may asawa na 700. Doon sa 700 na yung kalimitan ay mga anak ng hari na pagano. At 300 yung alipin. Pero may utos ang Diyos sa kanila, hindi lamang kay Solomon. Sa lahat ng mga Israelita, na huwag silang makikipamatok mag-aasawa na hindi nila kapwa Israelita. Di po ba? Yun ang sabi ng Diyos. Pero sa kabila nun, sumuway si Solomon. And 1 Kings chapter 11 verse 6, after niya mag-disobey, sabi po dito, so Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely. Kaya sabi doon, as David, his father, had done, ikinumpir yung situation ni David at yung pangyayari sa ginawa ni Solomon. Di po ba? Hindi siya tumulad daw dun sa kanyang ama na si David. Kaya in verse 9, sabi doon, the Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord. Wala na po yung kanyang puso. Talagang tumalikod na siya sa Diyos at naging matigas na ang kanyang puso. And verse 10, sabi niya, although he had forbidden Solomon, pinagbawalan talaga siya ng Diyos. At almost 2 times siyang kinausap ng Diyos sa panganaginip upang siya makapanumbalik. Pero sa kabila noon, naging matigas na ang kanyang puso. Kaya sabi doon, although he had forbidden Solomon to follow other gods, Solomon did not keep the Lord's command. And verse 11, sabi ho doon, ito yung consequences. A consequence. I will most certainly tear the kingdom away from you and give it to one of your subordinates. Kaya ho, nung maghari na ang kanyang anak na si Rehoboam, na-divide, nagkaroon ng dalawang kingdom, northern and southern kingdom. At ang natira na lamang ho, doon sa pinamumuno ng kanyang anak na si Rehoboam ay 2 tribes. At yung 10 tribes na yon ay napunta kay Jeroboam na sinasabing subordinate siya dito. Noong si Jeroboam at malaman ho ni Solomon na si Jeroboam ang papalit sa kanya, inusig na niya yon. Kaya si ginawa ni Jeroboam, pumunta siya ng Egypt upang tumakas dahil gusto siyang patayin ni Solomon. At nung malaman ni Jeroboam na wala na si Solomon at na nag-ahari na, ay si Jeroboam, umuwi po siya. At doon nag-start yung kwento na ma-divide ang kingdom. Amen po? Next, third, Solomon, ay King Saul. King Saul. And verse Samuel chapter 28, verse 17 to 18, sabi doon, the Lord has done just as He said He would. He has taken the kingdom from you. Sinabi ng Diyos po yun. Why? Kasi nga po si King Saul, 3 times na nag-disobey sa Panginoon. And verse 18, sabi diyon, the Lord has done this because, pinakita pa nga ho dito, sa bakit nangyari po yun, sabi niya, the Lord has done this because you did not obey His instruction concerning the Amalekites. Ano pong utos ng Diyos sa kanya nun? Patayin lahat ng mga Amalekites, tao at mahayop at walang ititira. Pero may mga nagsuggest na mga tauhan niya at natakot siya. Kaya nung dumating si Prophet Samuel, narinig niya yung mga ano ng hayop. Sabi, ano yon? Sabi niya, ihahandog ko kay Yahweh. Kaya doon nasulat po yung obedience is better than sacrifice. Pinahalaga niya yung utos, yung salita. Nung mga tauhan niya, pero hindi niya pinahalagahan ang salita ng Diyos. Pero ang sabi niya doon kay Prophet Samuel, natakot po ako sa aking mga tauhan. Amen po. Diyan po ang nakakalungkot. After that, yun po ang istorya sa mga susunod na po, history na po. Amen po. And last, Israelites. Ang mga Israelita ho, may magandang plano at layunin ng Diyos sa kanila. And Exodus chapter 19 verse 5 to 19, na sabi ho doon, 5 to 6, now if you obey me fully and keep my commandment, then out of all nations will be my treasured possession. Isipin niyo po, napaka-special ho nila nun. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nations. These are the words you are speak to the Israelites. Pero sa kabila nun, anong nangyari po?
nag-disobey ang mga Israelites. In Numbers chapter 14, nung nagpasugo ang Diyos sa pamamagitan ni Moses ng 12 na mga 12 na tiktik ng spies para tiktikan ang promised land, nang bumalik ho yung 12, yung 10 negative po. Kaya sabi ho doon, at na-influence ang kanilang mga kababayan. Kaya sabi ng Diyos sa kanila, verse chapter 14, verse 22, again and again they tested me by refusing to listen. Paulit-ulit nila akong sinusubok. Ayaw nila akong pakinggan. Baka pa't nakita nila at naranasan nila yung kamangha-manghang kong ginawa sa mga nakaraan, sabi ng ho ng Diyos. Kaya sabi na nga ko ang Diyos, they will never and never even see the land I swore to give their ancestors. None of those who have treated me with contempt will enter it. Yun po yung binunga nung kanilang pagsuway. Nung 10 na yon. Pero yung 2, si Joshua at na si Caleb, buong-buo, pati yung kanyang buong pamilya at sambayan na nakarating sa promised land. Amen po. Compared sa 10 na yon. Anong nangyari po? Ang nakarating lang doon sa 10 spy na yon, yung kanilang mga anak below 20 years old. Yun po ang nakalagay sa Bible. At habang hindi namamatay, yung 20 years old above, paikot-ikot sila sa ilang for almost 40 years. Yun ang ibinunga ho ng disobedience. Kaya kung mas pinahalagahan ho ng tao ang kanyang sarili kaysa naisin ng Panginoon, mahirap niyang mapulpil ang layo ng Diyos. At may mga bagay at halimbawa na tayo doon sa ibinigay ko po na halimbawa. Ilan lamang ho yun? Kaya bago tayo magpatuloy, nais kong tanungin po, magpapatuloy po ba tayo ng buong puso at lubusan? O kung pagdating ng pagsubok, persecution, hihinto tayo? Biblical examples who faithfully obeyed and fulfilled God's purpose. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Next slide. Una, ang Panginoon Jesucristo. Una sa lahat. Sabi doon dyan, Philippians, and being found in appearance, and being found in appearance, as a man, he humbled himself and became obedient to death. Even death on a cross. Napakahirap po mga kapatid nun. Amen po. Bagamat siya ay Diyos, hindi nagpumilit maging manatiling kapantay ng Diyos, hinumad niya ang katangian ng pagiging Diyos, naging masanurin hanggang kamatayan o hanggang kamatayan sa cross. Kaya naman binigyan siya ng pangalan sa lahat ng pangalan na nanilulang nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay lulod at sasamba sa kanya ang lahat ng magsisabing, lahat ng dila ay magsasabing siya lang ang Panginoon sa irakarangal ng Diyos Ama. Bakit po nagawa ng Panginoon Jesus yun? Yung isang tanong ko po. Bakit po nagawa niya yun? Na sumunod, pumunta dito, alam niya yung purpose. Amen. At ang nagmumotivate sa kanya ay yung pag-ibig sa atin at pag-ibig sa Ama. In John chapter 4, verse 34, sabi niya, alam niya kasi po yung purpose niya. Kasi pag alam natin yung purpose ng Diyos sa atin, nagsusumikap tayo. Hindi tayo nag-aatubili na sumunod. Amen po? Dahil alam mo yung purpose. Kapag alam mo yung purpose, nakatingin ka lagi at nakapokus ka doon sa purpose na yon. At hindi ka titigil at hindi mo nagaganap yung layunin na yon sa iyo. Kung alam mo, lalo na kung alam mo yun, na pawang mabuti at ika, sasaya mo. In John chapter 4, verse 34, sabi ho dito, my food is to do the will of Him who sent me. Ang Panginoon Jesus nagsasabi ho nito.
to do the will of Him who sent me and to finish His work. Yung work na finish, hindi lang ganapin niya, kundi matapos niya yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Then alam niya yung layunin ng Diyos sa kanya kung bakit siya pinapunta dito. May mandato siya. May mission na ibinigay sa kanya. Amen po. Hindi lamang po yun, kundi naging obedient siya. Kaya nga sabi doon, na hanggang kamatayan o hanggang kamatayan sa krus. Hindi niya inalanta na yun. Then, third, yung pagiging submissive niya sa Father. In Matthew chapter 26, baka mathirap na hirap na siya. Noong time ho na yun, ang panalangin para niya, not my will, but your will be done. Pinapakita ho doon yung complete submission niya. Very submissive siya sa Panginoon, sa God the Father. Amen po. Kaya nga yung pagiging submission, yung pagiging submissive natin sa Diyos, ito yung susi para tayo makasunod ng totohanan. Amen po. Pero hindi po madaling sumunod. Binigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon. Pero tandaan po natin, kung alam natin na tayo totohanan sumusunod at nais natin ganapin yung ipinagagawa ng Diyos sa atin, hindi tayo nag-iisa. Mayroon tayong katuwang, mayroon tayong patnubay, ang banal na Espiritu na ipinagalob niya sa bawat isa sa atin to fulfill God's purpose in our lives. Amen po! Second, sa kay Noah, in Genesis chapter 6, verse 22, sabi doon, Noah did everything just as God commanded him. Kung ano daw yung pinag-uutos ng Diyos kay Joshua, yun lamang yung kanyang ginawa. Walang labis, walang kulang. Then noong time na yun, inutusan siya ng Diyos, dahil si Joshua, si Noah na lamang, I'm sorry, si Noah na lamang yung matuwid noong time muna yon. Pinagawa siya ng daong dahil gugunawin ng Diyos ang mundo dahil sa kasamaan ng tao. Yun ang ibinunga ho. Di po ba? Yun ang consequence. Sa loob ng 120 years, ginawa niya yung daong na yon at nag-intay siya. Noong time ho na yon, wala mga tulad sa panahon na ngayon, may mga electric o power soap para gumawa siya ng arko. Yung sukat, taas, lapad, haba, eksakto kung ano sinabi ng Diyos sa kanya. At lahat ng hayop, sabi ng Diyos, magdala siya. Pero sabi ho dito, Noah did everything just as God commanded him. Next, Abraham. In Genesis chapter 12, verse 1, inutos ng Diyos, verse 1 to 4, kay Abraham, nalisanin niya yung lugar na yon. At pupunta siya sa isang lugar kung saan magiging estranghero sila ni Sarah. Pero sa kabila nun, in short, sumunodo si Abraham. Umalis siya sa comfort zone. At pumunta siya sa isang lugar na hindi pa siya nakakarating o napupuntahan man lamang niya. At magiging estranghero siya doon at hindi niya alam kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila sa lugar na yun. At hindi niya alam yung sitwasyon sa lugar ho na yun pagdating ho nila. Pero sabi ho doon, sumunod ho si Abraham. At pinanakukuhan sila ng Diyos, bagamat baog si Sarah, magkakaroon sila ng anak. At nagintay sila for almost 25 years, nagkaroon sila ng anak. Ang napakahirap po mga kapatid sa pagsunod, aalis tayo sa comfort zone. At pupunta tayo sa isang lugar kung saan tayo pinapupunta ng Diyos na hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin sa lugar na yan. Pero kung ganun man, tulad ni Abraham, ang kanyang tanging baon sa paglisan niya sa lugar ng kanyang mga mahal sa buhay ay yung mensahe ng Diyos. Amen po. Laging ikukot mo yon. Kapag nakatanggap tayo ng personal message o special message sa Diyos, Lord, sinabi mo. Kaya napakahalaga, every year, sa akin po, tinatandaan ko yung date, tinatandaan kong oras,
Parang sineselebrate ko po yon. 2 weeks or 3 weeks before dumating ang date na yon, minsan dumarating sa time na nagpapasting pa nga ho ako para maano ho yung pangako ho na yon. At ano pa yung pinagagawa ng Diyos sa akin. Ang point ko ho doon, hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyong pupuntahan. Ang tanging baon mo sa pag-alis mo na yon ay yung pangako at salita ng Diyos. Pag pinanghawakan mo yon, kailanman di ka niya iiwan ni pababayaan. Nandyan lagi yung kanyang backup. Alam niya. Alam ng Diyos kung pa tayo sumusunod. Alam ng Diyos kung mahirap man sa atin. Pero kung nandun sa puso natin na handa tayong sumunod, hindi tayo bibigyan ng Diyos. Alam niya kung paano tayo sumusunod. Alam niya kung ano nasa sitwasyon tayo, kung nandun tayo sa isang struggle. Kapag alam na ng Diyos na tayo magdi-disobey o nagdi-disobey, nangungusap siya sa atin. Tulad kay Solomon, bago mangyari yun, twice na nangusap ang Diyos sa kanya, pero sabi ng Bible, naging matigas na ang kanyang puso. Nag-refuse na siya. Amen po? Kaya Genesis chapter 2, verse 22-18, sabi na, through your offspring, all nation on earth will be blessed because you have obeyed me. Joshua, in your living translation, chapter 11, verse 15, as the Lord had commanded his servant Moses, so Moses commanded Joshua, and Joshua did as he was told, carefully obeying all the Lord's instruction to Moses. Sa madaling salita, nasunod ni Joshua yun. He listened and obeyed God kung anong sinabi sa kanya. Nadala niya ang bansang Israel, ang kanyang kababayan sa promised land. Amen po? Bigyan mo, naalala ko, bigyan ko ng halimbawa. Yung kay Achan, yung pa yung isang naging dahilan, di po ba? Yung pag-disobey, ang point ko dito, yung consequence. Nagkaroon ng delay kasi natalo sila sa hay. Next, David. In your Bible translation, 1 Kings chapter 15, verse 5, sabi, for David had done what was pleasing in the Lord's sight and had obeyed the Lord's commands throughout his life. Throughout, yung word na throughout his life. Except, dinagdag pa ho doon, except in the affair concerning Uriah the Hittite. Kasi pinatay niya yung asawa ni Bathsheba dahil nga nakiapid siya. Nagbunga yung ginawa niyang kasalanan kay Bathsheba. Sa loob ng 9 months, nasa ilalim siya ng kasalanan. Kasi ho, noong time ho na inalaman na lamang niyo, pinagsabihan siya ni Prophet Samuel, o Nathan, sorry po, nung nanganak na po si Bathsheba at namatay yung anak. Kaya yung nangyari, pag disobey ni David noong time ho na yon, yung ginawa niya kay Bathsheba, may consequences. Una, namatay yung anak niya kay Bathsheba. Nagpasting pa nga siya eh. Kala niya kahabagan siya ng Diyos, sabi niya. Then, nagkaroon ng rebellion kay Absalom. At susunod pa, pagbinasa natin ng 2 Samuel chapter 12 sa kanyang pamilya. May ibinunga na hindi maganda. Pero in IV, Acts chapter 13, verse 20, chapter 13, 22, sabi doon in IV, after removing Saul, he made David their king. He testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Ang Diyos na po ang nagpatotoo. Nakabawi po siya. Nakarecover siya. Nung pinalalahanan siya ni Prophet Nathan, nagsisi siya at hindi niya pinagilitan si Prophet Nathan. Kaya sinabi ni Prophet Nathan, kayo po yun, mahal na hari. Automatic, lumuhod siya. Kaya siya nakarecover at nakapanumbalik sa Panginoon. Dahil ang issue pa rin dun ay yung puso. Amen po? And last, fall. Sa New Testament po tayo, bigyan natin ng isang pansin ng New Testament. In Acts chapter 26, verse 19,
So then, King Agrippa, ito yung testimony ho ni Paul noong time na nililitis po siya at iniharap. Kasi, sabihin tanang may pinaratangan sa amin, I was not disobedient to the vision from heaven. Yung word na disobedient, hindi siya nag-disobey. Simula nung mangusap ang Diyos sa kanya, sa desert papuntang Damascus, hindi na siya nag-disobey. Kaya, 2 Timothy chapter 4, 7, I have fought a good fight. I have finished the race and I have remained faithful. Ito yung time na sinasabi niya kay Timothy na siya ay papanaw na. Na natapos niya yung lakbayin na yon, na fulfill niya ang layunin niya Diyos sa kanyang buhay. Sabi niya, I have remained faithful. Hindi naging madali yung pagsunod ni Paul sa Diyos dahil may mga opposition. And 2 Corinthians chapter 2 Corinthians no, mababasa noon at kung paano idinepensa ni Paul yung kanyang ministeryo bilang apostol. Dahil sabi doon, nakaharap niya yung mapagkunwaring apostol maging kanyang kapwa Hudyo. Amen po. Maraming nagduda sa kanya sa kanyang paglilingkod, pero sa kabila nun sabi niya, walang halaga sa akin na ako'y hatulan ng Diyos. Dahil ang Diyos ang hahatol sa akin. Makikita po natin dito, hindi yun ang naging dahilan para huminto si Paul sa paglilingkod. Dahil alam ni Paul kung ano yung sitwasyon niya sa harapan po ng Diyos. Amen po. Kaya sabi ni Paul, walang halaga sa akin kung hatulan man ako ng tao. Ang Diyos ang hahatol sa akin. Amen po. Hindi madali ang sumunod. Amen po. May mga kakibat na sakripisyo. Kailangan magbabayad ka pa rin ho ng presyo. Hindi mo ma-please lahat, believer o unbeliever. Pero sa atin ho, isa lang dapat ang ma-please. Ang siyang tumawag at panaglilingkuran ng bawat isa sa atin. Walang iba ang ating Panginoon Jesus Kristo. Amen po. Hatulan ka man lahat, pagdudahan ka. Kung alam mo na tama ang ginagawa mo, wala kang dapat ikatakot. Amen po. Kasi nga po, ang kaaway, hindi yan titigil. Ang gawain niya, to steal, to kill, and to destroy. Gagamit siya ng mga bagay na pwede maging hadlang sa iyo. Kapag nawalay yung focus mo sa Panginoon at naapektuhan ka nung present situation mo na yon, pwede yun ang maging dahilan para ka huminto. Amen po. Kaya isang encouragement ko sa bawat isa, kung nakakaranas man po tayo ng ganung bagay, kung alam natin tayo naglilingkod, in Matthew chapter 5, verse 11 to 12, sabi ho ng Panginoon Jesus, sabi, mismo ang Panginoon Jesus na nagsabi nito, mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao. Yung word na dahil sa akin, dahil sa ating Panginoon Jesus Kristo, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusik at pinagwiwikaan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang ganyong gantimpala sa langit, gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Binanggit pa rin ho dito, yung mga nangyari sa mga lingkod ng Diyos na nakaranas na yon, pero nagpatuloy at hindi sila nagpa-apekto. Isang encouragement sa bawat isang henerasyon sa ngayon. Kung nakakaranas man ng pag-uusig, pag-aalimura, o anumang bagay na hindi pawang maganda, na pwede maging hadlang sa iyong paglilingkod, naranasan na rin yan ng mga lingkod na matapat na naglingkod sa Diyos sa mga nakaraan. Amen po! Kung nalampasan naman nila yon, malalampasan mo rin yon. Mayroon ka lang dapat gawin. Amen po! Kaya nga ang issue lagi ho sa paglilingkod ay puso. And punta tayo sa application. Next slide, sis. How they obeyed properly. Yung word na properly. Paano nga po ba sila nakasunod ng tama? First, loving God. In Jesus Christ, we find the perfect model of obedience. As His believers, we follow Christ's example as well as His command, our motivation for obedience in love. Hallelujah.
In John chapter 14 verse 31, but the world must learn that I love the Father. Mismo ang Panginoon Jesus na nagsasabi po nito. I love the Father and that I do exactly what my Father has commanded me. Nakasunod po ang Panginoon Jesus dahil ang nagpadumate, nagmotivate sa kanya ay yung pag-ibig niya sa Diyos. Kapag binasa na natin dyan chapter 15, kaya ang encouragement niya, manatili kay sa akin at mananatili ako sa inyo. Kung sinusunod niyo ang aking mga utos, mananatili ako sa inyo. Amen po. Kaya sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey my commands. Masusunod na po, medyo marahaba ng konti, ano po. Second, faith in God. Una, napakahalaga kasi yung pag-ibig natin sa Diyos. Amen po. Sunod yung pananampalataya natin sa Panginoon Jesus. Napakahirap sumunod at hindi natin pwedeng isang tabi yung pananampalataya sa pagsunod po. Kaakibat lagi natin, nandun lagi sa atin, yung pananampalataya once na tayo. In Genesis, New Living Translation, Genesis chapter 22 verse 1, later on, God tested Abraham's faith and obedience. Abraham, God called. Yes, he replied, here I am. Kasi nung inutos po ng Diyos sa kanya, tinawag siya, sabi doon, muli siyang tines ng Diyos. Ihandog naman niya ang kanyang isa kaysa isang anak. Ang hirap po nun sa kanya, inintay nilang mag-asawa yung 25 taon na yon para lang silang magkaroon ng anak. Amen po. Pero, makikita ho natin doon, sabi doon, maagang gumising si Abraham. Walang pag-atubili yung pagsunod niya. Willing siya at maglalakbay pa sila 3 days and 3 nights papunta ng Mount Moriah. Napakahirap noon kasi sa paglalakbay mo na yon, kung halimbawa lang po, sa paglalakbay na yon, pwede magtalo yung ating kaisipan. Susunod ba ako o hindi? Mahal ko itong anak ko na ito. Kaysa isang anak ko ito. Ipagkakait ko ba ito? O hindi? Mahirap po yun. Pero makikita ho natin dito, develop na yung pananampalataya ni Abraham. Kaya nung time na sasaksakin na niya si Isaac, nangusap na ang Diyos sa kanya. Then nakapasa na siya doon sa test. Amen po. Obedience is the supreme test of faith in God and reverence for Him. Faith is our strong foundation. In obeying God, and it is important for us to stand firm, to be not affected by the situation encounter in our lives. Kasi nga, pag may pagsubok po, minsan yung nagiging hindrance para tayo huminto. Pag naapektuhan ka ng present situation mo, hindi lang pagsubok mga kapatid, maging pagpapala. Pag hindi mo na-handle yung pagpapala ng Diyos na yon, yung din ang pwedeng maging dahilan para lumis ka ng landas. May mga kapatiran na pinagpala ng Diyos, pero dumating sa point, pinahalaga niya ng lubusan ang pagpapala na yon. At kulang na yung time niya para sa Panginoon. Amen po. Kaya napakalaga, ano yung isang mga hindrance pa rin, oh? Pag na-apektuhan tayo, pwede tayong ma-divert yung focus natin at yung pananampalataya natin sa ating Panginoon Jesucristo. Amen po. Kung may kumakalibit sa atin, kaliwa at kanan, at pinansin ho natin yun, yun ang pwedeng maging dahilan. Kaya doon sa parable ho ng 4 na seeds, natatanda niyo po po yun. Yung pangatlong seed, sabi ho doon, sa English translation po, ginamit kasi doon yung worldly pleasures. Sabi doon sa Tagalog, nadala sila ng mga alalahanin sa buhay. Kaya hindi nahinog yung kanilang mga bunga. Natanda niyo po yun? Nalaglag yung una, hindi tumubo, tinuka ng ibon, hindi nagkaugot yung pangalawa, at yung pangatlo,
Masaya niyang tinanggap. Pero sabi doon, dumating sa kanyang buhay, nadala siya ng mga alalahanin sa buhay. Kaya hindi nahinog ang bunga. At yung ikaapat, nalaglag, natanim sa matabang lupa, sa matabang puso, at namunga. May 40, 30, 10. Ang point dito, sa ating paglalakbay, mga kapatid, minsan may mga pangyayari nararanasan tayo. Na naging materialistic na tayo, naging alalahanin natin yung mga makamundong bagay. Total, may trabaho naman doon, pupunta ako doon. Doon na lang ako, Panginoon, total. Makakapaglingkod pa naman din ako sa inyo. May specific purpose, calling, and place ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. When we affect our present situation encounter, pwede po yan. Tandaan po natin. Ang mga Israelites, umalis sila sa Egypt, wala silang anumang dala. Kung magdala man sila, kukulangin pa rin yun para sa kanilang paglalakbay. Pero pinakita ng Diyos sa kanila yung kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Every day, pinagpapala sila at mayroon silang kinakain. Amen po. Pero nagawa pa rin nila na magmormor at bumalik sa Egypt. Kahit sila alipin pa rin. But the question is, kailan tayo pinagkulang ng ating Panginoon? In Matthew chapter 6, kung ang mga ibon nga sa kaparangan ay pinakakain ng Diyos, kayo pa kaya ng mga tao na kanyang nilikha? In Psalms chapter 34, kung sino man ang si Yahweh ay susundin, kailanman hindi siya pagkukulangin. Kung ang mga leon nga man din sa kaparangan, sa kabuntukan, ay nagugutom at nagkukulang din sa hustong pagkain, ngunit ang sinumang si Yahweh ay susundin, kailanman hindi siya pagkukulangin. Amen po. Itong mensahe po na ito, binigay sa akin ng Diyos, nilagay sa aking puso. Nagbigay encouragement sa bawat isa. Amen po. Dahil hindi lahat ng tumatawag, sabi ng Panginoon, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Next slide. Fear in God. Yung banal na pagkatakot po, reverential fear. In Genesis chapter 22, verse 12, sabi doon, do not lay a hand on the boy. Ito yung situation, yung time na yon na itatarak ni Abraham yung balaraw o yung anak, itaakotsilyo kay Isaac nung hinadlangan na siya ng Diyos. At sabi ho dito, do not do anything to him. Now, I know that you fear God. Ngayon ko lubusang natanto yung pagsunod mo. Kasi yung pagsunod niya, kalakip lagi doon ho, yung banal na pagkasatakot. Yung reverential fear. Amen po. At ang Diyos na ang nagpatutupo na yon. Kaya napakalaga ho yung banal na pagkatakot. And pang-apat, begling ko na po. Joshua chapter 1 verse 9, encourage. I have not commanded you, be strong and courageous. Do not be terrified, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Sipin po natin, 3 times binanggit yun. Be strong and courageous. At dun sa verse 9 ho na yun, ito isang binibigyan panandiin ng Diyos. Paalala niya, reminder niya kay Joshua. Kasi nga si Joshua, siya yung successor ni Moses na siya magpapatuloy sa lakbayin papuntang Kanaan. Nagbigay ng tagubilin ang Diyos para sa kanya. And verse 7, verse 6, sabi niya, magpakatatag at magpakatapang. And verse 7, sinyo, huwag kang lilis ng landas kaliwa o huwag kang kakaliwa o kakanan. Sundin mong mabuti dahil magtatagumpay ka. In verse 8, sinabi niya yung salita ng Diyos
Pinapakita sa pagsunod, hindi natin pwedeng isantabi, iset aside ang salita ng Diyos. Ito'y nagbibigay ng guide, ng ilaw, ng tanglaw sa ating daraanan. Amen po! Kapag ikaw ay nangihina, ito yung kalakasan mo. Punong-puno ito ng pangako at punong-puno ito din ng mga babala upang hindi ka magpatuloy sa malaking may isang gawain na hindi o labag sa kaluban ng Panginoon. Pinapakita ng Diyos kay Joshua kung gano'ng kahalaga ang salita ng Diyos para siya magtagumpay. Amen po. But we need courage. Kasi nga, pag wala yung courage sa buhay ng bawat isa sa atin, ang opposite nito ay discouragement. Obeying God takes courage because following His will often leads to conflict. Tulad sa Panginoon Jesucristo, sa kanyang pagsunod, ano yung mga, sino yung mga nag-oppo sa kanya? Scribes and Pharisees. Sino po sila? Sila yung may mga alam at masidhi yung pagsunod nila sa Book of Torah. Yung five books of law. Nasalit na sila yung magiging katuwang ng Panginoon Jesus at alam nila ang katotohanan, pero sila ang nag-oppose sa Panginoon. Amen po! Hinahanapan siya ng butas at naingit sa kanya, sabi ng Bible and Book of Mark. Pero, nandun yung courage sa Panginoon. Sinabihan siya, matakaw, maglalasing, inaalihan ng demonyo. Yung mga paratang sa kanya na yon, hindi niya pinansin dahil yun ay mga basura sa buhay ng bawat isa sa atin kung papansinin ho natin yun. Pag sinabing basura, yun ay marumi at hindi yun karapat dapat sa sino mang sumusunod sa lingkod sa ating Panginoon. Amen po! Basura yun! Pag alam mong basura, huwag pansinin. Kung alam mong wala kang ginawa, huwag kang paapekto dahil naranasan ng Panginoon Jesus yun. Anong dapat mong gawin? Fix your eyes to Jesus, the author of finisher of our faith. Sa Kanya ka tumingin dahil Siya yung perfecto. Kung sinasabi ng ganito, ng tao na ganito ka, tingnan mo anong sinasabi naman Diyos sa iyo. Kung may pagtutuwid na sinasabi ang Diyos sa iyo, through your meditation, sumunod ka. Doon yun para sa ikabubuti mo, para ka magtagumpay sa pagsunod sa Panginoon. Amen po! At ipinaunawa na ng Diyos, ng Panginoon Jesus sa atin yun. In John chapter 16, verse 31, in this world, you have tribulation. Mayroon kayong kapaghitian. Kung naranasan niya yon, kung mararanasan mo naman yon, nandyan ang Diyos na andan tumulong sa iyo. In times of sufferings, always remember God's love and faithfulness. Alalahanin mo yung pag-ibig at katapan ng Diyos. Kaya ang Lamentations chapter 3, verse 23, sabi ho doon ni Prophet Jeremiah, verse 23 sabi niya, hindi niya maranasan o maalala na ano pa yung kasaganaan kasi sobrang afflicted na siya ng mga naranasan na ng sitwasyon. Pero nang maalala niya, sabi ho doon, ang pag-ibig ng Diyos ay mapagwalang hanggan. Ang kanyang habag ay hindi nagmamaliw. And sunod na verse 24 pa rin, nagkaroon siya ng panibagong pag-asa. In times of sufferings, always remember God's love and faithfulness. Kung hindi man tayo tapat, ang Diyos ay laging tapat. Amen po? At isa lang ang dapat ma-please, walang iba ang ating Panginoon. We need courage. And last, willing to sacrifice and give up their own desire. Medyo malalalim po yung mga points. Ang Panginoon, willing siya i-sacrifice niya yung pagiging Diyos niya. Yung katangian ng pagiging Diyos niya rin hanggang ipako yung kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Willing po siya and i-give up yung kanyang pansariling naisin. To be a servant of all and dying on the cross and equal his equality to the Father. Dahil submissive siya sa Diyos Ama. Kay Paul, sabi po dito ni Paul,
In Acts chapter 20 verse 24, sabi ko dito, however, I consider my life worth nothing. Sa Tagalog po, nais kong basahin, ang ganda po nito. Acts chapter 20, kasi mismo si Paul, verse 24, sabi ko dito, subalit wala halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Ama, ng aking Panginoon, ang papapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahan ng loob ng Diyos. Talagang isinantabi niya ang lahat ng bagay. Amen po. In Philippians chapter 3 verse 8, sabi niya, yes, everything else is worthless when I compared with the priceless gain of knowing Christ Jesus my Lord. Inari kong kalugihan ang lahat ng bagay, makamtan ko lamang si Kristo. Amen po. Yun po ang ginawa ni Paul. Yun din ang ginawa ng Panginoon Jesus. Fulfilling God's purpose through obedience. Mahirap sumunod. Kaya isang awitin, naalala ko, yung gantimpala, sa aking pagsunod, di po ba? Marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Di papipigil sa next slide po. Sabi po, hindi papipigil. Ano po? Obedience to God will lead into something great, blessed, and meaningful life to glorify God. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, ng God the Father sa Panginoon, kaya naman siya binigyan ng pangalan sa higit ng pangalan, sa ilit ng pangalan. At lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay luluhod at sasamba sa Kanya sa ikararaan ng Diyos Ama. Obedience to God will lead into something great, blessed, and meaningful life to glorify our God. Dahil tungkulin ho ng isang alipin, hindi lamang siya sumunod ang buong puso, kundi maluwalhati niya ang kanyang Panginoon. Ngayon kung ipakita po dito ako isang video clip, dito po ako magtatapos, makikisuyo na lang po.
Kapatid, ano ang sitwasyon ng iyong buhay sa ngayon? Naapektuhan ka ba ng nararanasan mo ngayon? No. Na parang gusto mo nang umayaw at huminto? Nais kong sabihin sa iyo, may magandang plano at layunin ng Diyos sa iyo. Kung tayo ng mga tao ay may magandang plano at layunin sa ating mga buhay, kaya tayo nagsusumikap upang mangyari at magkaroon ng kaganapan yun. Higit ng Diyos, may magandang plano at layunin siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Magkakaroon ng kaganapan ho yun kung patuloy tayong susunod sa Kanya. Hindi tayo magpapa-apekto sa mga bagay na nararanasan natin. Kung naranasan pa natin tayo mag-disobey, ito yung pagkakataon after na mapakinggan ang salita ng Diyos na manumbali ka sa Panginoon. At huwag mong hayaan na patigyasin ang iyong puso. Kung ikaw man ay nanghihina sa oras na ito, bagamat alam mo na ikaw ay sumusunod, tanda mo kapatid, meron tayong Diyos na handang kumatagpo sa iyo. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo at pangangailangan mo sa oras na ito. Stand in awe of your praise. Sa sinumarais mo ay pag-pray ko sa oras na ito dito sa unahan. Malugod at malaya ko po kayong iniimbitahan na pumunta sa unahan sa oras na ito. Ano man ang conviction ng iyong puso at nais mo humakbang, huwag ka makakabili. I'm falling more
surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, your deliverer by night. Wherever you go, let I be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes are on you in this place that I'm on. No longer I'm amazed that your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. My eyes set on you. In this race that I run. Hallelujah. Dakilang Diyos at aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa inyong mga salita na nagbigay paunawa at paalala sa amin kung gaano kahalaga ang tunay na pagsunod o ganap na pagsunod sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na makasunod kami ng buong puso at lubusan sa inyo. Na hindi namin pahalagahan yung mga pansarili namin naisin na labag naman sa iyong kalooban. Na ito ay magiging dahilan para kami sumuway sa inyo. Bigyan niyo kami ng isang puso na handang magpasakop sa inyo upang lubusan kaming makasunod sa naisin niyo
at mapulfill namin ang iyong pinagagawa sa aming mga buhay. Salamat o Diyos sa inyong mga salita. Salamat sa inyo po, Panginoon Jesucristo, dahil kayo ang naging huwara namin sa tunay na pagsunod. Tulungan niyo po kami. Kung may nangihina sa aming mga kapatiran sa oras na ito, kayo ang aming kalakasan. Kung nawawalan sila ng pag-asa, kayo ang aming tunay na pag-asa. Muli niyo silang palakasin. Muli niyo silang abutin sa oras na ito, aming Ama. At patuloy niyong ituwid ang kanyang landasin na dapat niyang tahakin. Landasin na patungo sa inyo. Alisin niyo siya sa mga bagay na magiging hadlang upang hindi siya makasunod sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Pagpalaan niyo ang buhay na bawat isa. Patuloy niyong patatagin ang kanilang espiritual na buhay. Ano man ang kanilang pangangailangan sa oras na ito, lalong-lalo na sa physical na pangangatawan, biyayaan niyo sila o Diyos na malusog na pangangatawan at kayo ang aming dakilang manggagamo. Kung wala na silang pag-asa o Diyos na sinabi ng tao o ng doktor, pero sa inyo, mayroon kaming pag-asa. Dahil kayo ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na sinabi niyo kay Jeremiah, Panginoon, is anything too hard for me? At kung kami ay tatawag sa inyo, ipahayag niyo ang kamangamang bagay na hindi pa namin nauunawaan. Salamat aming Ama sa inyong mga salita, sa inyong mga pangako na ito. Pagpalaan niyo ang buhay ng bawat isa. At salamat sa inyong ministeryo sa lugar na ito at ganun din sa buhay ng bawat isa na inyong mga lingkod na patapat na naglilingkod sa inyo. Purihin ka, luwalhatiin ka sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Tanggapin niyo Diyos ang pinamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.